sponsored, guys. Ito yung talagang ginagamit ko pag may mga naubos ko na yung mga binigay sa PR. Let's move on sa mga snacks muna ni River. Napakadami. Ang dami kong binili for him. Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Hey Momshies, welcome back to my channel, and today we're gonna do a grocery haul on this video. So as you can see on the title, I'm gonna show you kung ano yung na-grocery namin. Just a disclaimer, hindi kasama dito yung napamili sa mga meats, mga gulay, kasi nabili na namin yung sa palengke. So ito lang yung mga binili namin na supplies na para sa grocery, mostly mga baby snacks and yung mga gamit namin dito sa bahay na sa grocery lang mamibili. So without further ado, let's get started! So the first thing that I want to show you guys is yung diaper na binili ko for River. This is the AQ Pants diaper. And for the longest time, I've loved using EQ pants, EQ dry pants. This is the one na ano, for me, may mga prices ako, kinuha ko yung prices dito sa picture. I'm gonna show you yung different prices. And for me, ito yung pinaka-the best na pants kasi ilang beses na parang talagang hapit na hapit siya kay River, hindi siya nagli-leak. Gustong-gusto ko yung double yung parang garter niya sa may puwetan. And then yung garter niya sa taas, stretchable, so hindi masyadong naiipit si River and hindi rin masyadong maluwag. At napakadali niyang gamitin. It's good value for the price. And I'm not sponsored, guys. Ito yung talagang ginagamit ko pag may mga naubos ko na yung mga binigay sa PR. But ito, this is what we use for River. Kaya naman, I bought two of them. Okay, so this is around 300 pesos. And the next thing that I want to show you guys is mga snacks ni River. So let's start with Cerilac. Kumakain pa rin siya nito hanggang ngayon na 1 year old na siya. This is the Cerilac Nutri Pops in banana and orange and choy and dao. Hindi ko alam. But I think this is banana and strawberry. So ito, maganda to. Ilalagay ko sa high chair niya. Tapos siya yung magpupulot-pulot. Favorite niya itong kainin. Though nagsasawa siya agad dito kaya I bought him a lot of other snacks. Nasa hypermart kami, gustong-gusto ni River, bibili din siya ng sarili niyang toy. So ito yung nabili ni Dad sa kanya na toy. This is 149, a truck na toy. So ayun, si Dada yung bumili niya. Let's move on sa mga snacks muna ni River. Napakadami. Ang dami kong binili for him. So sa drinks, we use the Vita Jelly. Pero may nakita ko kanina itong from Cool Taste. So we wanted to try this one. Meron siyang strawberry, meron siyang mango, and meron siyang lychee, and apple. This is only 13 pesos, and yung Vita Jelly is around 26 pesos yung isa. So, why not? I-try lang namin to kung magustuhan niya. Actually, nagbukas na si River nung nandun pa kami sa grocery. We just have to pay for it sa counter. At nagustuhan niya, ayaw niya nang i-let go. Kaya bumili ako ng marami, mga 7 pieces nitong jelly drink. So, ayun. Ito yung mga pang-pacify namin sa kanya pag nagtatantrum siya. Ito yung aming secret weapon. Isa pa sa secret weapon namin sa aming 1-year-old. Ay, wait lang. Parang tabingi kayo. Okay na? Parang tabingi. Okay na siguro. So, another secret weapon namin for River is Jelly Ace. So, I got the big bags na of Jelly Ace. We used to buy yung maliliit lang. Ay, napakabilis maubos sa kanya. So, he loves eating Jelly Ace. So, ito yung mga binibigay namin na every time na, masama yung loob niya or aalis kami or he's anxious. Pagbibigay mo lang to sa kanya, hahawak-hawakan niya lang naman the first parang laruan. And then later on, kakainin niya. So, favorite niya to. So, I bought two of them. Kal Cheese. We used to buy Nissen wafer for him na cheese flavor. Favorite niya yon. Kaso napapansin ko masyadong malaki yung isang pack ng Nissen na wafer. Hindi niya nauubos. So, nakita ko pareho lang sila ng price nitong Kalchis, 57 pesos. At mas maliit yung ano niya. Itong maliliit na ito, yun lang. Maliliit yung serving niya. So, it's perfect for a 1-year-old na gusto lang tikman and then ayaw naman yung ubusin. So, I bought the Kalchis for River. And of course, eggnog. Sinong mga bata ang ayaw ng eggnog, di ba? Favorite nila to.
Actually, nung dumating kami from Baguio, sin walang-wala na kaming laman sa pantry. Walang-wala na laman yung aming stuff. Kaya ang dami ko nang binili na pang snacks ni River. Sa pasapang snacks ni River is the lemon square cheesecake. We like this. River loves this. Talagang dinidikit niya to sa bibig niya at sinisip-sip niya. Kaya siguro nasisira yung ngiti niya. Pero ito, this is around 61 pesos. And ito, magic flakes na cheese flavor din. Ano na ata to? 50 plus and it's 10 pieces. We are gonna try the Selecta Moo strawberry drink kasi he used to drink the Yogu one from Bear Brand pero naubusan na. So ito, itatry naman natin to. Hindi mamawala ang kanyang Yakult pero I chose to get the light one para hindi daw masyadong masugar kasi yun yung sabi ng aking pedya, sugary masyado yung Yakult. So yeah, yung light Yakult version. I tried to buy this Nissin cubes instead of nung isang Nissin wafer pack para itatry ko kay River kung magustuhan niya para hindi masyadong masayang yung isang malaking pack na ganun. This is only like 9 pesos each. And may iba pa tong flavor dito. And Skyflakes. Actually, favorite din ni River yung Skyflakes na walang lasa. Pero ako, I love the omega-3. So this is for me and River. Skyflakes na pang snacks. Meron akong trolley na ipamimigay ko sa gender reveal party namin as prize. This is around 18 pieces and it has about magkano ba to? About 80 pesos yung isang pack nito. So not bad, idadagdag ko dun sa nabili ko sa SNR na important candy na pangbigay namin sa makaka-guest ng gender ni River ng baby number 2 rightly. So this is for the party. Mon, special mamon. Gustong-gusto rin to ni River aside from the cheesecake. Ito sobrang fluffy niya lang and hindi siya ganun ka maraming flavors. So he loves eating this one. Okay, more on pang snacks ni River. Ito, may nakita kaming apple na mas maliit siya na version na apple. I think 140 plus to. And ito yung kinakain ni River. Kasyang-kasya sa kamay niya. And though hindi niya nauubos, so binibigay ko in slices. Or ako yung umuubos. Pero gustong-gusto niya magawak na apple na buong-buo at siya yung magkakagat. And I also bought cucumber kasi nakalimutan ko sa palengke. This is for me kasi I'm trying to avoid being gestational diabetic on this pregnancy. So sabi nung doctor ko last time, the only thing that I can eat in excess na wala talaga siyang sugar count is cucumber. So I eat cucumber sticks. Sometimes I also eat it with apple, carrot sticks. Carrot sticks and cucumber sticks, ito isa substitute ko siya. And the rest of this is mga chips for me and Dada naman. Sometimes we will get some in reality, pero I try not to give him as much chips. Pero ito yung mga kinuha ni Dada na chips. Can't live without chips eh. So ayan, mga Lava Crisp, mga Moby. Pero kung minsan-minsan lang naman. Funky French fries. Ito rin, mga Lava Crisp, mga chocolate na ano snacks, something savory na snacks. Ayun. And ito naman, this is for me, this is my favorite brand of pancit canton. So, patatim flavor ng pancit Shanghai. Okay. Ito na ba? Kinalat ko na sa floor. So, ayun. For our helper, I bought Milo for them and tang juice, pang snacks-snacks nila. Also, sugar. Ito, meron na ako nabili sa market pero kulang. So, nagpadagdag ako ng sugar. Ayan. And for me, I bought this one, soda water. Nakita ko lang to sa SM, ano daw siya, zero sugar, zero calories. So, parang sa Europe, merong uso-uso sa kanila yung sparkling water or soda water. Kasi sometimes hindi ako nakaka-burp and instead of drinking soft drinks, I just drink this. Kasi nga, soft drinks might cause me to have diabetes. So, soda water. And we also get the absolute water. Ito yung water ni River sa kanyang gatas. For me, ito, I got the real mayonnaise ng Lady's Choice para sa carrot sticks ko and sa tinapay na rin. And ito ang aming tinapay, Pinoy Tasty. And ang aming palaman, Star Chocolate. Margarine. Chocolate flavor. Ito, meron pang another set of Yakult. And for the, ano naman, for the other things,
for the fabric conditioner, I use Dell. I like this scent. Itong blue na scent nila. I don't know. Gusto ko lang talaga siya. Ayan. I bought two of them. And panglinis namin sa CR is Sunrocks Plus Bleach. Gusto ko to panglinis ng CR, tapos panglinis na rin ng mga damit. All in one na. Panglinis ng inodoro, panglinis ng floor. So, ito yung ginagamit namin panglinis. And sabon, Safeguard, pang sabon sa bahay. And ang detergent na ginagamit ko for the longest time is the Surf Fabcon in Cherry Blossom. Hindi ko alam, gusto ko lang talaga yung scent niya. Ayan. Tapos for the party prices, I bought this rainbow sandwich na may mga color siya kasi may theme yung party namin, either girl or boy. So meron dito pink na plastic and blue na plastic. So I'm gonna use this para ibalot yung mga candies for the prices. And last but not least, eto. This is just a want by Money Gold. Gusto ko pang snacks, parang tamarind. So, masarap to. Actually, usong-uso to sa Thailand. And namimiss ko siya, kaya nagpabili na rin ako nito. And last but not least, hindi siya sa grocery, but nabili namin sa HMR, sa baba ng grocery. Nakakatuwa. This is an electronic juicer. Ayan, juicer siya. Kasi mahilig ako sa lemon. Tapos, ini-squeeze ko talaga siya manually. And natuwa ako kasi this is only for $599. It's a brand from Home & Co. This is from Australia ata. And natuwa ako kasi electronic na siya. Hindi ko na siya kailangan paghirapan pa yung pag-squeeze ko ng orange at saka ng lemon juice. So, ayun. And sobrang mura niya kasi yung electronic juicer sa SM is about 1,000 plus, kaya hindi talaga ako nakabili doon. And nung nakita ko to, oh my god, gustong-gusto ko siya, dada, gustong-gusto ko siya. Tapos pagdating sa counter, 50% off pa pala siya. So, $299 lang ang nagastos namin dito. Thank you. I love you, juicer. So, ayun, tuwang-tuwa ako for that bargain na nangyari doon. And ano pa ba? Meron pa dito. Kinain ni Dada habang nag-grocery kami, Mr. Potato Chips. And bumili ako ng suka. Suka, dato puti suka na puti. So ayun. So total damage for all the groceries that we have is 3,200 pesos. And yun yung usual na parang bi-weekly grocery namin dito sa bahay. Kasi tatlo lang naman kami, ako, si Dada, si River, and then yung yaya namin. And we usually do the groceries every 2 weeks. Tapos yung mga gulay and yung mga meat, sobrang tagal namin binibili, siguro once in a month. Pero yung gulay, every week nagpapabili ako yung malapit lang sa bahay namin. Pero yung mga supply sa bahay, kaya nga dalawa-dalawa yung bili kong Fabcon kasi baka matagalan pa yung next grocery namin. Tsaka yung mga diapers, yun talaga yung nabibili namin sa grocery. Well, anyways, thank you so much for watching this video. Sana nag-enjoy kayo at karoon kayo ng idea kung anong gusto nyong bilhin sa grocery. And yun, just spread positivity and love on this video. Sana wala naman mag-bash sa akin kung ano yung mga pinamili-mili namin. Siyempre, to each his own kung ano yung gusto nyong bilhin sa budget nyo at anong gusto nyo mga junk foods and all of that. Yun, hayaan lang natin ng isa't isa. Okay? So, ayun. Yun yung mga snacks ni River and yun yung mga snacks ko as a pregnant woman. I'm currently 4 months pregnant right now. So, if you wanna watch my updates, just tune in this channel. Lagi ako may update about my pregnancy. And I will see you guys on the next video. Make sure that you subscribe for good vibes and bye! Wait lang po, malayo na masyado. Kunin natin.